guys. So, andito na naman ulit tayo sa aking tutorials. Bali, tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano ang paggawa ng customized branding or watermark na tinatawag. Alam nyo ba yung nakikita nyo sa gilid na lumalabas na icon? Minsan is picture nila or image na lumalabas sa corner ng kanilang video. Kung napapansin nyo yun, pag nanonood kayo ng ibang video, tapos napapansin nyo, merong lumalabas na maliit na picture dun sa gilid. Tapos, once na i-click nyo siya, is automatic na napupunta siya dun sa profile page. So, bali yan ang ituturo ko sa inyo. Tinatawag na watermark or branding. Parang easy subscribe button siya na nakalagay mismo sa video nyo. So, ganito lang siya guys ang gagawin nyo. So, punta lang kayo sa PicMonkey and then click the design and then blank canvas. Just make sure that you choose the square one and then after that, dapat nakahanap na kayo kung ano yung gusto nyong gawing watermark nyo. So, ako kasi naisipan ko, gusto ko ng flower, bulaklak. So, magsa-search lang ako ng flower picture PNG. Dapat guys, PNG ha, para kasi transparent yung background niya. So, naghahanap ka lang ng picture na gusto mo. So, for example, ano ba maganda dito? Kunyari, ito, nakita ko tong parang daisy na to. Ang ganda kasi ng kulay niya. So, save image. Just make sure na PNG siya, guys. PNG format. So, after ko na-save yun, sinave ko lang siya sa desktop. Balik tayo ulit sa PicMonkey. Tapos, i-click nyo lang tong butterfly. Nakikita nyo yung butterfly. Tapos, add your own. Then, ilalagay nyo lang yung picture na nakuha nyo. Kung gusto nyo yung picture nyo, okay lang naman. Pero kasi ako, medyo may pagkama-art. So, gusto ko ng bulaklak. Idadrag nyo lang siya ganyan, guys. Palalakihin nyo lang yung picture hanggang sa masakop niya yung buong square. Just like that. See? After that, gagawin nyo is lalagyan nyo na siya ng text. Kung gusto nyo lagyan siya ng text, kung ano man ang gusto nyo ilagay, i-click nyo lang tong text. Andyan, lalabas na yung maraming fonts. Pili lang kayo ng fonts na gusto nyo. So, I choose Eardas, add text, and lalabas siya dito sa image nyo. I-type nyo kung anong gusto nyo. Gusto nyo ng name nyo, whole name nyo, or initial nyo. Ako kasi gusto ko ilagay is subscribe. Or, let's say, like, and subscribe. Yan yung naisipan kong ilagay sa picture ko, guys. You can change also the color. Kung anong gusto nyong color. Kasi ako gusto ko, guys, is yung kitang-kita siya. The more na kitang-kita siya at malalaki, the more na madami ang magki-click ng image na ito. So, ayan yung napili kong kulay. Maybe blue. Ayan. Kung satisfied na kayo sa picture or sa nagawa nyo, ikiklik nyo lang tong parang basic edit, yung pinaka sa taas. And then, canvas color. Make sure na ikiklik nyo tong transparent para maging transparent yung picture. So, nakita nyo, nagkaroon na siya ng square-square sa gilid. Ibig sabihin niyan, transparent. Ang nakikita lang is yung flower. Parang nakalutang siya, guys. So, isi-save nyo na siya sa desktop. Kung satisfied na kayo sa ganyan, isi-save nyo lang siya kung saan nyo gusto isave. Isave nyo sa desktop or sa kung saan man. Ako kasi gusto ko siya i-save sa desktop. Tapos, since malaki yung
size niya. Kailangan kasi is maliit lang yung size pag nag-upload kayo ng anong tawag dito, ng branding nyo or watermark. So I change it to 500 by 500 para lumiit yung size niya, guys. Ayan, nakikita nyo naman lumiit na yung size niya. Kapag satisfied na kayo sa nagawa nyo, isi-save nyo lang siya sa desktop nyo. But make sure, guys, na .png ang format niya. Kasi, pag hindi yan PNG, hindi yan transparent. Parang meron siyang white background. So, dapat PNG. Save nyo sa My Computer. Save as watermark. Click save at na-save na siya. So, balik lang tayo sa YouTube. Punta lang kayo sa Creator Studio nyo. Under that, makikita nyo naman yung dashboard, video manager, live streaming, etc. Punta lang kayo sa My Channel. And then, lalabas dyan yung status, monetization, blah, blah, blah. Click nyo lang tong branding. And then, add watermark. Choose file and then hanapin nyo lang kung saan nyo sinave yung image na ginawa nyo. And then, makikita nyo naman, guys, na para siyang nakalutang siya sa video nyo. Just like that. Diba? Then, save it. Just, iset nyo na lang kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo bang lalabas lang siya sa end of video or sa gusto nyo, nakalagay lang siya sa buong video nyo. Ako kasi gusto ko nakalagay siya entire video para nandun lang siya sa gilid tapos nakikita ng mga nanonood. So, click the update. Ayan. Check nyo lang yung video nyo kung lalabas na ba siya. Ayun, lalabas na siya. Ayun na siya. Ito na siya, guys. See? Pwede nyo naman ilagay yung picture nyo or kahit anong gusto nyo. Kung nakikita nyo man yan, I don't know. Kasi parang, ano yan eh, click button to subscribe. Parang gano'n. Kasi pag clinic nyo siya, makikita nyo. Pupunta na kagad kayo sa profile nung owner. So, yan guys. Sana natulungan ko kayo sa paggawa ng branding o watermark na tinatawag. Ito. Sana ilagay nyo rin siya sa video nyo para maganda yung video nyo.